Welcome po sa Kainang Pinoy. Ang ipipresent po ngayon ng mga luto ni Mahal ay ang Fish with King Crab Sauce, Pinoy Style. Heto po ang ating manggagamitin. King Crab Legs, i-steam po natin yan. Kasama po sa pag-steam ng mga King Crab Legs, gagamit din po tayo ng dahon ng laurel at dinikdik na bawang. Gagamit po tayo ng salt and pepper. Kailangan po natin ng fish fillet. Ang gagamitin po namin dito sa recipe na to ay yung red snapper. Pwede rin po kayong gumamit ng ibang klaseng isda. Gagamit po tayo ng calamansi. Optional po itong sesame oil. Gagamit po tayo ng cream of mushroom. Ilang pirasong bawang. At yung Pinoy margarine. Or pwede rin po kayong gumamit ng butter. Kailangan din po natin ng 1/4 cup of water. Magpakulo po muna tayo ng tubig para sa ating pag-steam. Pag ready na po itong ating tubig, ilagay po natin ang dahon ng laurel, yung dinikdik na bawang, lagyan na rin po natin ng salt and pepper. At atin pong ilagay yung ating top portion ng ating steamer. At ilagay na po natin yung ating mga king crab legs. Usually po kasi pag binibenta po itong king crab legs, luto na po itong mga to. Pre-cook na po sila. Kaya ang pag-steam po natin dito, it will just take from 5 to 7 minutes lang. Kaya antabayan na lang po ninyo. Yun po, habang ini-steam po natin yung king crab legs, asinan po muna natin yung ating fish. Baliktaran po yan. Tsaka po natin lagyan ng paminta. At lagyan po natin ng calamansi. Pag nalagyan na po natin ng calamansi, salt and pepper, magkabilang sa itong fish, pwede po natin lagyan yung ating optional na sesame oil. Pwede po nyo itong ihihaw, pero dito po sa amin, ibobroil po natin itong ating fish. Ayan po, ready for broiling na po yan. Kayo na pong bahala magtansya sa oras. Nang make sure po na maluto maigi itong ating mga isda. Ngayon po, habang binobroil po natin yung mga isda, tingnan po natin yung in-steam natin na crab legs. Okay na po itong ating mga crab legs. Pwede na po natin kunin ang mga laman nito. Kunin na po natin yung laman nitong ating mga crab legs. Pwede po kayong gumamit ng nutcracker or yung kitchen scissor. Ninit-nitin po natin ito at ilagay po natin sa lalagyan. Ayan po, at nahimay na po namin maigi yung mga laman ng crab legs. At iset aside na po natin ito para gawin po natin ang ating king crab sauce. Itong bawang po na ito ay dapat nating hiwain ng pinong-pino. Umpisahan na po natin gawin ang ating king crab sauce. Pag mainit na po ang kawali, pwede na po tayong maglagay ng 1 tablespoon of Pinoy margarine. Pag nalulusaw na po ang margarine, pwede na po natin ilagay ang ating bawang. Hiniwa po natin ang pinong-pino yan. Pag nagbrown na po yung bawang, pwede na po natin ilagay yung king crab meat. Pag na-mix na po maigi, pwede na po natin isunod na ilagay ang cream of mushroom. Yan, at haluin lang po natin. Pag nahalo na po maigi, ilagay na po natin 1/4 cup of water. At atin po itong imimix ulit. And let it simmer for 2 minutes. After simmering for 2 minutes, pwede na po natin lagyan ng salt and pepper. Tansyahan lang po ninyo yung paglagay ng salt. At atin din pong haluin ito ulit. Ayan po, ready na po itong ating fish with king crab sauce, Pinoy style. Samahan niyo na po kami ng aking mahal sa aming pananghalian. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa Kain ng Pinoy palagi. Hanggang sa muli po.
Tara na pong kumain!